Bruno, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning on a Monday. The start of a brand new week. But, well, for the time being, may kindly extend to me an excuse. I just put off, well, yung anyway. Mukhang hindi naman yun. I have the suspicion na yung pong ingay na aking narinig kanina ay bunga kung dala-dala itong electric fan, no? Na aking pong I put into operation. Pero hindi naman pala. Anyway, ako po si Sel Baysa, mga dilo po, mga taga-pagnig at welcome, welcome, welcome. Dito po sa inyong Monday edition. An important day sa ating pong mga Pilipino at ito po ang kauna-unahan o umpisa ng State of the Nation Address ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. At ito po ay magaganap mamayang alas 4 ng hapon at mag-emanate yan po sa Batasan Pambansa Building. Kaya each and every Filipino, I'm pretty sure, is excited and anxious to hear what will the President will say sa kanyang first State of the Nation Address ngayong araw na ito, July 25, 2022. So once again, kasama po si Nana, ang ating technical man, at si Manita. Welcome sa inyo pong Monday at Sona Edition ng Digital Patrol. Good morning, Ms. Huggerman. And of course, sa lahat ng ating mga kabayang, mga, well, OFWs, at pwede pong ating mga kababayang nag-migrate sa iba't ibang mga bansa and who opted to make the second country of their choice bilang bansang kanila pong titirhan sa kanilang well, buhay. Magulok mo mga tagapakinig. But do remember that your root country is the Philippines. So, love the Philippines like that. Don't forget the Philippines. Good morning, good morning, good morning, Ms. Hager again. Okay, sa lahat ng mga OFWs, good morning, good morning, good morning, everyone. Bueno, task mo po natin ang tabing sa ating Monday at Sona edition ng inyong Digital Patrol at yan, atin na po sa tuktok ang curtain. So atin ang simulan ang ating kalatuntunan at traditionally ating pagigindan kung ulat panahon. Ito'y sa pamamagitan ng Pag-asa Forecasting Center. At siyempre pa, mula po ito sa duty forecaster of the day. Ngayon pong araw na ito, walang iba kundi si Chris Perez. Today, they start up a brand new week. Forecaster Chris Perez, sir. Ano na yung may babalita para sa kalagayan ng ating panahon sa susunod na 24 hours? Forecaster Chris. Magandang umaga po. So ngayon, may binabantayan tayong low pressure na kanina alas 3 ng madaling araw ay tinatayang nasa layong 455 kilometers east-northeast ng Surigao City. So itong binabantayan nating low pressure, inaasahan na magdudulot ng maulap na kalangitan, mga pagulan at pagkidlat at pagkulog sa eastern at central Visayas, sa Caraga, sa Bicol Region at sa Negros Occidental. Dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng ating bansa, generally
mainit, medyo malinsangan, pero may chance rin na mga ilang pulupulong dagyang pagulan na minsan may kasamang pagkidlat at pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi. So far, yung binabandayan nating low pressure, maliit ang chance na maging bagyo, pero patuloy tayong magmamonitor at magbibigay ng update sa pamamagitan nating mga public weather forecast. Wala po tayong inaasahang bagyo ngayong araw, maging sa susunod na 2-3 araw. Yan muna latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. O si Chris Perez, tag-uulat. Forecaster Chris, samantalan niyo ko ng pagkakataon upang dalhin sa iyong kaalaman itong katanungan ng maraming mga nanonood at tagapakinig ng Digital Patrol. Ang kanilang common na tanong, umuulan, oo, pero napakainit, Forecaster Chris, patuloy daw itong init despite itong mga pagulan. Pagkatapos ng ilang tumigil yung ulan, ayan na ang init. Anong paliwanag daw dito? Well, ang nangyayari po kasi, dahil wala naman tayong bagyo o hindi active ang habagat o amihan, kapag mga gantong panahon na wala tayong mga large-scale weather system, yung karaniwan nagdudulot sa atin ng mga pagulan ay mga thunderstorm activity lamang. Yung mabiglang pagkidlat o mabiglang pagulan na minsan may kasamang pagkidlat at pagkulog, minsan may bukso pa ng hangin. And usually, tumatagal ito mula 5 minuto, pinakamatagal po yung 1-2 oras. So, mainit ang temperatura, malinsangan sa umaga. Yung mataas na moisture content na hangin natin dahil sa mainit, pupunta po sa ating atmosphere. Yun yung nagiging mga thunderstorm cloud. At pagdating na hapon o gabi, kapag saturated na po, yun yung babagsak ng in the form of precipitation or ulan. Pero yun nga, hindi ito yung matagalang ulan. Kaya karaniwan, after the thunderstorm activity, ay balik na naman po yung mainit at medyo malinsangang panahon. Which usually happen po, no? During the second half of every year. Normal po dito sa ating bansa yung ganun. Okay, magulo ko mga tagapakinig. That's the answer to your query kung bakit mainit pa. Oh, mainit pa rin ang panahon despite the fact na nagkaroon na ng pag-ulan dito po sa ating bansa. Well, katulad ng inyong narinig at pinahayag ni weather forecaster Chris Perez, it's but normal. Dito po sa ating bansa, itong ating nararamdaman na init sa ganito pong panahon na kung saan ay we're on the midst nito pong tag-ulan and supposedly tag-bagyo dito po sa ating bansang Pilipinas. So once again, thank you so much, Forecaster Chris Perez. It's now 10 minutes before 10 o'clock ng umaga at sa pangyayari pa rin, no? Yung mga high notes ngayon pong araw na ito, itong State of the Nation address ni Pangulong BBM Jr. Ang kanyang unang sona in him being the newly elected president of the land. At very historical, very monumental ang kanyang pagkakahalal dahil lang sa napakalaki ang bilang ng mga nagsiboto kay Ferdinand Marcos Jr. Now, hinggil pa rin dito po sa ating, inaantabayanan, hinihintay na State of the Nation address na magaganap at 4 o'clock ngayon pong hapong ito diyan sa Batasang Pambansa Building. Ang sangayon po kay Pangulong BBM, this will be a simple sona ng Pangulo. At we all know by now na ang talumpati ni BBM Jr. ay kaya siya mismo po ang sumulat. Siya ang nag-edit. At of course, walang tumulong sa pag-edit out. Kanya po itong sariling production, so to speak. At kasi may mga naunang balita na may katulong si BBM Jr. sa inihanda o kanyang gagawin na sona. Now, speaking of nito pong sona, alam nyo, ito ay trivia.
nagsimula o ang unang zona dito sa ating bansa ay ginanap noong taong 1978. Yan po ang unang zona. At ang zona ay ginaganap tuwing ika-apat na linggo ng Hulyo. Tradisyon na po yan. At kaugnay yan, mamayang hapon, pwede na antabayanan na ang ating mga kababayan, inaabangan itong magiging talumpati sa kanyang kauna-unahang State of the Nation address ni PBBM. At simple lamang ang kanyang talumpati. Well, marami pong mga umaasam yung anticipation ng ating mga kababayan. Marami ang humihiling na sana ay mabanggit ni PBBM ang hinggil sa ekonomiya ng ating bansa. Yung ibinadasal ng mga negosyante ang idinadasal ng nasa education industry, yung dinadasal ng mga taga defense department, ang dasal ng business group ng Philippine Chamber of Commerce and Industry upang sa gayon ay maibalik yung pong dating sigla ng ekonomiya sa bansa. Ang transportation industry, itong modernisasyon ng ating mga sasakyang pampubliko. Marami. Itong ating mga OFWs, itong mga employers, itong ating mga magsasaka. Well, sandamakmak. Ito pong inaasahan na babanggitin ni PBBM sa kanyang zona ngayon pong hapong ito. Well, balingan na po natin ang kaganapan. Yan po sa may gawin ng batasan. Batasan Road in particular. Medyo mahigpit po ngayon yung daloy ng traffic diyan sa Batasan Road. Apektado yung mga subdivision. Yung mga katabing mga subdivision ng IDP. Itong batasang pambansa. Katulad po nitong Filimbes 2. Yung kanilang daraanan. Well, of course, idadivert itong mga sasakyan upang hindi magkaroon itong tinatawag na pagsisikip ng traffic. But yan po ay inaasahan. Inaasahan po yan. As of the moment, kayong pong mga sandaling ito, ang Commonwealth Avenue ay nakararanas na po nitong matinding traffic. Ang Batasan Pambansa Road at yung mga katabing mga kalsada. Nagkakaroon na rin po ng problema sa trapiko. Now, kaninang alas 8 ng umaga o bago mag-alas 8 ng umaga ay sinunog itong FPG nitong si President Bongbong Marcos Jr. ng mga anti-Marcos rallies diyan sa gawin ng PILCOA. At despite dito pong kautusan ng Quezon City government sa mga rallyista na pinagbabawal ang pagsusunog sa kanilang gagawing rally ay itong mga anti-Marcos rallies ay nilabag, apparently, itong kautusang ito. Kanilang sinunog itong FPG
something like 12 feet na effigy ni PBBM to their delight. Now, aside from this, yung gabi po ng UP, UP Road, meron din po dyan mga rallies. At ito yung binubuo ng iba't ibang mga samahan, mga anti-Marcos rallies na at this time of the morning ay nagsasagawa na po ng kanilang palutuntunan, ng kanilang programa. Yan po naman ang kaganapan dyan sa UP Road, dyan po sa Diliman, Quezon City. Ang kalsada, ang right lane coming from Elliptical Circle going to Batas ng Pambansa Road ay inilaan para dito sa mga patungo, mga invited guests, mga miyembro ng Senado, mga miyembro ng mababang kapulungan. Mula dyan, sa gawin ng Tandang Sora, maaari silang dumaan sa right lane. Dyan sa may east wing ng Commonwealth Avenue going to IBP. Kayo nating malalaman, mga gilog kong mga tagapakinig, kung ilan dito sa mga miyembro ng Senado itong gumagamit ng blinker at siren. Kayo, malalaman ho natin who among them are violators. Good morning, Manong. Ang bati po ng aking ang aming younger sister mula sa Montreal, Canada, si Norma Baysa. Who is, I understand, on a grand vacation pa rin ba, Norms? Or Uma? Ayan. Good morning to you, Norma. Likewise, and good morning to your husband, Ken, and children. At sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Montreal, Canada, happy evening sa inyo. Gabi pa ho ngayon sa Montreal, Canada, and it's still a Sunday. It's a Sunday evening sa Montreal, Canada. So magandang gabi sa inyong lahat. As what I'm saying earlier, unti-unti na pong namumuo itong traffic sa Commonwealth Avenue. Okay? Okay, Norma says, back to work tomorrow na. Ayan. So, nakapagpahinga na after the much needed respite sa kanilang cottage dyan sa Montreal, Canada, ang aming sister at ang family. Alright? So, she will be back to work, back to Royal Victoria Hospital, wherein she is one of the supervisors. Oh, thank you so much. Good morning, Uma. Good morning, Manong. Ang bati rin ng isa pong sister muli from Montreal, Canada. Good morning to LB Baysa Clemente. Hello to your husband, God, and children. Good morning, good morning, good morning, LB. And happy viewing and happy listening likewise. Well, dito sa Pilipinas, aming inaantabayanan ang pagdating ng ika-apat ng hapon. Diyan naming maririnig itong talumpati, ang kauna-unahang SONA or State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, nandiyan po yung mga miyembro ng ating Senado, miyembro ng mababang kapulungan, well, member of the diplomatic corps, ganun din itong mga, well, invited guests, mga namumuno ng mga local government units, mga mayors, mga governors, vice governors, vice mayors, and other invited important people ngayon pong araw na ito. Bueno, pakapilis ng oras. Oras sa Pilipinas, impunto. Ginap na ang alas 10 ng umaga. And welcome dito po sa second
hour of the show, we're on till 11 o'clock in the morning dito sa inyong zona coverage ng Broad Streamcast Communicators at ito pong palutuntunan ng inyong lingkod, Sel Baysa, ang Digital Patrol. Okay. Ngayon pong alas 10 ng umaga ay magkoconvene sa Batas ng Pambansa Building ang mga miyembro ng ating Senado, ganun din ang mga bumubuo ng mababang kapulungan o ang House of Representatives. At sila po ay magkoconvene upang piliin ito pong ang kanilang susunod na pangulo ng Senado. Ngayon po ang election. At ganoon din ang Speaker of the House. At iba pang mga matataas na opisyal ng Senado at ng Kongreso ngayong araw na ito. I'm sure na by this time, unti-unti na pong, ay naukupahan ng mga miyembro ng Senado at ng miyembro ng ating mababang kapulungan ang kanilang nakatalagang upuan. Enabled to start itong joint congress ngayon pong araw na ito. Now, ngayon po incidentally ay ang panimula nitong 19th Congress. Ang ating pong mababang kapulungan at ng Senado. Sino kaya ang mapipili o ma-e-elect na pangulo ng ating Senado? Mukhang matunog itong si Senador Subiri bilang susunod na pangulo ng ating Senado. At si sa Kongreso, matunog na mapiling Speaker of the House si Martin Romualdez, pinsan po ni PBBM. Yan naman ang mga humihiging, yung mga humihirit na mga balibalita kayong pong araw nito. Well, malalaman natin yan mamaya. At pagkatapos nito pong 19th Congress ay muling isasara ang Batasang Pambansa Building in preparation dito naman sa zona ni PBBM Jr. mamayang alas 4 ng hapon. Well, hindi raw gaanong kahabaan itong magiging talumpati ni PBBM Jr. na inuulit ko, siya mismo po ang sumulat. Siya mismo ang nag-edit and of course, siya mismo ang magtatalumpati o magbabasa nito. Yan. Antabayanan po natin. At we hope and the program hopes na lahat ng ating mga kababayang Pilipino will find time to listen and to digest whatever the speech of the President will be. Sapagkat alam ninyo, itong zona ay plano babanggitin ng sinuman na namumuno ng bansa. Ang kanyang plano, ang kanyang programa, at ang kanyang nais na gagawin sa susunod na 6 na taon bilang pangulo ng bansa. So pakinggan po natin, sapagkat marami po sa ating mga kababayan itong medyo negatibo na
sa Pangulong PBBM Jr. Well, marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na let's give him the proper time to showcase his plans and programs. Will he be an effective chief executive of the land? Atin pong alamin kung ano ang kanyang gagawin at kung ano ang kanyang ipakikita. Before we judge him, before we literally and virtually sentence him, let him demonstrate and let him show yung kanya pong abilidad. Whether you're not among the 31 million Filipinos who voted for him, well, just the same, accept the fact that he was elected by majority of Filipino people. Because by respecting that, respecting our president, for that matter, well, we're relatively respecting yung pong 31 million plus nating mga kababayan who voted for PBBM Jr. and Inday Sara Duterte Carpio. It's now 7 minutes bago po o makalipas ang alas 10 ng umaga. At balikan po natin itong mga kaganapan sa mga sandaling ito sa ating inaantabayanan na State of the Nation Address ni Pangulong PBBM Jr. Now, katulad po nitong naging pahayag ni Lieutenant Colonel Roberto Santos ng Eastern Police District. Ngayon po sa kanya, mga gilog ko, mga tagapakinig, igagalang ng kapulisan, particular ng Eastern Police District, ang karapatan ng bawat isa. And apparently, he's referring to dito sa mga nagrarally at patuloy na nagrarally sa mga sandaling ito. Incidentally, yung permit na ibinigay sa kanila, ibinigay dito sa mga pro-Marcos at mga anti-Marcos ay till 12 ng tanghaling tapat. So they have two or less than 2 hours left upang isagawa ang kanilang rally. Bueno, pakinggan po natin itong tagapagsalita ng Eastern Police District si Lieutenant Colonel Roberto Santos. At ito'y patungkol sa mga rallyist at ang kanilang karapatan on the eyes ng ating pong mga kapulisan. Magandang umaga po sa inyo, Colonel Santos. Kailangan pa rin po silang irespeto Yung karapatan pang tao nila, kailangan pa rin irespeto ng ating kapulisan. Hindi po pwede na gagamitan natin to ng lalagpas no kung ano yung sinasang-ayon ng batas natin na dapat magkaroon ng peaceful no rally. Kasi kung ito po ay pagmumula ng pagtatalo, ay hindi po magiging matagumpay itong sona ng ating presidente. Yeah. I agree so much. Ito po sa naging pahayag ni Lieutenant Colonel Santos. Sapagkat kung medyo pagiging magulo yung labas ng batasang pambansa, para mong sinabi na hindi tagumpay itong State of the Nation Address ng Pangulo. Sana po mga gulo kong mga tagapakinig ay maging matahimik naman itong rally ng mga anti-Marcos or anti-President Marcos Jr.
sapagkat yung mga pro-Marcos, eh wala akong problema dyan. Ha? Tahimik kong sigurado yan. As a matter of fact, malapit po dyan sa batasang pambansa ay binigyan ng espasyo ng ating kapulisan, ang pro-Marcos rallies na magsagawa ng kanilang pamamahayag. At apparently, isa pong concert ang ginaganap sa mga sandaling ito. Diyan sa kinaroroonan ng mga pro-Marcos rallies, awitan po yan. Awitan, sayawan, konsyerto, masaya doon po. Yeah. Beno, inuulit po natin ang paalala ng local government unit ng Quezon City. Pinagbabawal nila ang panununog. Well, nagsimula na ho. Meron na nag-violate noong kautosan yan. At ito yung pong mga anti-rallies na may gawi dito pong malapit sa elliptical circle at yan ay sa tingnan natin. Ito po sa ating kodigo. Yan. Sa gawin po ng PhilCOA kaninang bago mag-alas 8 ng umaga ay nagsunog na yung mga rallyista, which is a direct violation, a clear violation of the permit issued by the Quezon City government. Bueno, tuloy-tuloy pa rin tayo mga gilog kung mga tagapakinig sa ating pong zona coverage. Dito pong State of the Nation address ng ang kanyang kauna-unahan sa kanya pong unang taon ng panunungkulan, PBBM Junior. Bueno, sa iba pa pong mga balita, mga gulo kong mga tagapakinig, atin namang pakinggan itong, pakiusap. At the same time, ito pong paghingi ng, apology ni Quezon City Police Chief General Remus Medina. At siya po ay humihingi ng paumanhin, particular sa mga motorista. Dahilan dito sa, masikip na daloy ng mga sasakyan, particular dyan sa Commonwealth Avenue. Kaya if you're knowledgeable, if you're properly informed and you were told, and I'm sure inyong alam yung tinatawag na rerouting ng mga sasakyan, you better follow to the letter yung pong traffic advisory ng ating kapulisan upang makaiwas sa tiyak na traffic. Yung mga sandaling ito, tiyak at sangayon po. Dito po sa ulat na aming tinanggap, talaga pong nakakabuhul-buhul na ng mga sasakyan dyan sa Commonwealth Avenue. Particular yung pong lane na ipinagkaloob naman sa mga motorista. Napakaluwag po ng Commonwealth Avenue. Yung isang lane lamang could accommodate six line of vehicle. Six column. Kayang-kaya yung isang lane ho lamang. Yung dalawang lane yan. Yung isang papuntungo at yung isang pabalik dun sa nabanggit na lane. Pero despite of that, traffic po ngayon. Napakasikip ng daloy ng sasakyan. Alright. From another sister, mula sa Dallas, Texas, USA, si Presi Estrada.
Good morning, Presi. Oh, tough fan ng palatuntunan. Ha? Ang sa kanyang bate, good morning, Manong. Good morning, likewise, Presi. And good morning to your husband, ha? Na si Hari and the children. Okay? Mm-hmm. Alala ko yung Estados Unidos. Eh yung pangyayari na medyo merong yung hatred, ha? Hatred against Asian na kagagawa ng ilang mga di maintindihang mga naninirahan dyan sa Estados Unidos. Isang Pilipino po ang I understand na baril patay ng isa pong gunman dyan po sa Estados Unidos. Kaya ang ating pong mga embassy officials dyan sa Amerika ay patuloy na nananawagan sa ating mga kababayan, mga Pilipino, na to avoid yung mga crowded places. At the same time, avoid yung mga isolated places. Yung lugar na medyo ikaw lamang ang dumaraan. Kaingat po tayo. At ang panawag ng iyan ng Embahada ng Pilipinas sa Amerika pertains to all Filipinos. Whether you are a working Filipino or you are a citizen of the United States, just the same, take all necessary precautions. Pero ang oras, ganap ng alas 10:18 ng umaga, araw ng Lunes at araw ng Sona ng Pangulong Marcos Jr. dito sa Pilipinas, araw ng Lunes, July 25, 2022. Narito ang pakiusap ni Quezon City Police Chief Remus Medina, General Remus Medina, sa mga motorista. Magandang umaga po, General Medina. Yan ang mga gilok ng mga tagapaginig. Andali po lamang. Ho. At looks like I pushed the wrong button. And I guess ito dapat ang ating iparinig sa ating mga kababayan para sa ating mga motorista. Pakiusap mula kay General Remus Medina ng QCPD or Quezon City Police District. Hopefully, itong mga kababayan natin ay magkaroon ng konting pasensya dahil magkakaroon ng inconvenience. Hopefully, no, mapatapos lang itong corona natin, ipabalik natin sa normal. Okay, ho. Matindi po ang pakiusap ni General Medina. Pasensya na raw po kayo sa ating mga motorista. Eh, wala po talagang magagawa. Kapagkat ngayon po ay araw ng State of the Nation address ng Pangulo. Anyway, it happens once a year lamang. And this is a very important day for every Filipino. Kaya pasensya na po kayo. Yan po ang pakiusap ng hepe ng Quezon City Police District. Mantakin ninyo, ho. 22,000 strong policemen and policewoman mula rito sa National Capital Region, mula sa Region 3 at mula sa Region 4 ang ikinalat. Hindi naman sila concentrated lamang dito sa Commonwealth Avenue, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng National Capital Region. All 22,000 policemen and policewomen. Marami pong mga itinalaga dyan sa gawin ng Chino Roses Bridge sa may Mindiola
Mendiola, Ligarda, Maynila, ang tinatawag na Rally Bridge, Rally Center ng ating bansa. Couple of hours back, wala pa pong mga naispatan na mga demonstrador diyan sa Chino Roses Bridge. Yan po yung bridge that's linking diyan sa Malacañang Palace. Ang mga kapulisan diyan sa bahagi niya ng Maynila are under instruction to disperse itong mga rallyista. Kung sila po mag-assemble diyan sa bahaging yan ng Mendiola sa Ligarda, Maynila. Upang sa gawin ay maiwasan din ito pong traffic. Masikip na lagura ho yan. Kaya kapag namuo, nagkaroon ng asembliya ng mga demonstrador, tiyak na maapektuhan ng malaki itong daloy ng mga sasakyan. O tiyak na magkakaroon po nitong masikip na traffic. Kaya ang order sa mga kapulisan sa bahagi niyan, disperse ang mga rallyista. Now, maging ito pong welcome rotunda. Yan po sa lungsod ng Quezon, meron pong mga kapulisan na nakatalaga. Yan ay upang maiwasan din itong ibubunga ng pamamahayag diyan sa welcome rotunda. Kapag nagkaroon po ng rally diyan, apektado yan traffic sa Quezon Avenue at maging sa Rodriguez Avenue. Magkakaroon po yan. Tiyak na malaking epekto yan. Dito po lalo na sa ating ekonomiya ng ating bansa. Well, diyan po ang ilang mga lugar na itinalaga. Mga sensitive na mga lugar ngayon pong araw na ito, ang zona ng Pangulong PBBM Jr. o Bongbong Marcos Jr. Again, it's a guessing game on what the president will talk about in his speech ngayon pong hapong ito. But many are anxious. Many are expecting to hear the president talk on economy, talk on education, talk on agriculture, talk on transportation. Ayan, talagang marami kong problema ito pong ating bansa. Well, ang tanong eh, bakit kaya ganito ka-conscious itong ating mga kababayan? Well, palagay ko the same consciousness were given by Filipinos during the initial year of his presidency ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko ba? Yan. Looks like ganun talaga kapag nanganganay ang isang ang sino man for that matter. Lalo na't Pangulo. Sa gitna nitong problema na kinaharap ng bansa, isa pa na inaasahang babanggitin ng ating Pangulong Marcos Jr. ay hinggil dito sa kalusugan. Problema nito pong COVID-19 at mga karamdaman. At sabi nga, sana ay lalo pang gumanda ito pong ating health services. At sana
mabigyan din ng lalo pang muscle ang PhilHealth. Maganda po itong tanggapang ito, itong PhilHealth. Ang mandate nito ay para po sa iba yung kalusugan ng ating mga kababayan. At ang sabi nga po, dasal ng marami nating mga kababayan, sana ay mabigyan ng karagdagang muscle o lakas ang PhilHealth para maging mapaibayo nito ang serbisyo sa ating mga mamamayan. Ito pong PhilHealth. Maglagay po ng isang opisyal na magpapatakbo ng mahusay. At palagay ko, ito namang mga empleyado ng PhilHealth ay ginagawa ang kanilang dapat gawin as an employee itong PhilHealth. Sila ito pong mga sundalo na nagpapatakbo at ang nag-uutos sa kanila, of course, ay yung sino man na namumuno ng ahensya. So I think it's high time to choose and appoint somebody who is right for the position bilang PhilHealth president. We're looking forward for that at maging ang mga kawani ng PhilHealth kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Okay, at ang oras pag-inap ng alas 10:29 na po ng umaga. At welcome dito po sa susunod na 13 minutes left dito po sa ating programa Digital Patrol. Dito sa lalong pinalakas, lalong pinalawak, lalong pinasigla na Broad Streamcast Communicators. At ang programa, Digital Patrol, at ang inyo pong lingkod na ngayon ay nakikipag-usap at nagbabalita sa inyo, walang iba kung hindi si Sel Baysa. Speaking of, ito pong mga inaasahang dadalo sa zona ni PBBM. Ang balita ay mukhang former President GMA o Gloria Macapagal Arroyo couldn't make it and wouldn't make it today. Dahilan sa mukhang nadali rin ng COVID-19. Ang dating Pangulong Macapagal Arroyo. So, she wouldn't be there. She wouldn't be dyan sa Batas ng Pambansa Building to attend and to listen to dito po sa magiging talumpati ni Marcos Jr. Now, I'm sure na ang iba pang mga Pangulo ng ating bansa have been invited to attend. Dito sa Pangulong Marcos Jr., when he speak before the country, his countrymen, you and I, everybody for that matter, sa kanya pong State of the Nation address. Bueno, alas 4 po yan ngayong hapon. Sabayanan po ninyo sapagkat dito po sa digital o sa broad streamcast ay marinig po ninyo yung mga events, State of the Nation address, yung mga magaganap na may in relation to SONA. Bibigay po sa inyo yan, ipagkakalog sa inyo yan ng mga palatuntunan dito sa Broad Streamcast Communicators.
may baho tayo ng iba pang mga kaganapan. Itong COVID-19 naman, magagalo kong mga tagapakinig. Whether there's sona or none yet, sama po natin sa ating daily survivor itong COVID-19. At ang ulat ng DOH as of yesterday, yung pong mga bagong kaso ng COVID-19 ay naitala sa 3,600 at yan po ang bagong kaso. Bringing to, ito po yung total na bilang ng kaso ng COVID-19 simula ng pumasok itong virus na ito rito sa ating bansa. It runs to, as of yesterday, 3,741,987 itong total cases ng COVID-19. Yung mga aktibo as of yesterday ay umabot sa 27,116. Yan po yung mga aktibo. Pero we ought to be happy about dito po sa iniulat na gumaling yung pong mga nakapag-recover. 1,336 itong mga gumaling. At ang mga nakapag-recover total ng mga gumaling runs to 3,664,735. Yan po ang total ng mga nakapag-recover. Yung mga namatay kahapon, 13. At nag-iwan sa total na bilang na 60,683 cases ng mga casualties o mga namatay dahil nandito sa COVID-19. Yan po itong balitang COVID. Pagkat whether we like it or not, eh hindi po natin maiiwasan. Hindi na maalis sa ating daily menu ng ating buhay itong COVID-19. At ang OIC o Officer in Charge ng Department of Health na walang iba kung hindi si OIC Maria Rosario Bergere. Nagpahayag mga gilukong mga tagapakinig na mukha atang, well, this is my interpretation of her statement. Sapagkat alam natin na merong rekomendasyon na color system, green, red, or yellow. Kapalit nitong alert level. Pero hindi diniretso ho ni OIC Bergere kung pabor ang DOH dito sa pagpapalit ng alert level. Pakinggan nga ho natin, pero inuulit ko ho, hindi niya binanggit kung dapat palitan itong yellow system, itong mga alert level system simula next month bilang kahilingan na rin itong mga negosyante. Bakit nga? Pakinggan nga natin, ha? Mukhang malinaw na malinaw itong paliwanag ng Department of Health. Magandang umaga po, Ma'am Bergeriman. Of calamity, nakalink dyan yung emergency use authority ng bakuna, nakalink dyan yung ating mga clearances or certificates ng ating mga COVID-19 drugs, nakalink dyan yung healthcare workers benefits, at nakalink dyan yung ating murang presyo ng gamot.
Yan po mga girl po, mga tagapakinig po ang forecaster na nabanggit ni OIC Berhere. Nakalink dyan yung bakuna, nakalink yung gamot, practically lahat ng mga may kinalaman sa COVID-19 na nakalink dito sa alert level system. So, ang interpretation ng programa ay mukhang malabo na i-adapt itong alert o itong color system bilang kapalit. What happened? Ayan. Bilang kapalit nitong alert level system. Kasi yun po ang gusto na na substitute ng mga negosyante. Alisin ang alert level at palitan ito ng color system. Parang traffic. Okay. Nasa ba si Technical Man? Technical Man Nash, konting tulong nga rito. Meron akong mga gustong ipa-erase dito sa aking monitor. Tatatakpan na itong aking mukha nitong mga advisory ito. Pakicheck mo nga, Technical Man. Technical Man Nash, maalis ba natin ito? Likas, sandali lamang. Beno, habang inaantabayan ko yung akin pong Technical Man, iwasom na muna natin ang ating orasan. Pakicheck mo nga ito, mga ito. Maalis mo ba yan? Yung mga advice na yan? Ayan, paano ba pag-alis niyan? Ayun. As simple as that naman pala. Thank you, ha? Thank you so much. Ayan. Pero, ang oras po, mga gilok, mga tagapakinig, it's now 10:38 ng umaga. Napakabilis talaga ng oras. Mrs. Okay, nakahanda na ba ang mga lulutuin ngayong araw na ito ng Monday? Huwag magmadali. Kung inaantabayanan itong sona ni Pangulo, malaki pa naman ang oras. Pwede pang magluto ngayong Monday. Ayan saan yung pong inihahanda ng aming chef sa kusina ay yung umba. Yan po ang lutong Bisaya kanyang gagawin. Talagyan itong tinatawag na ano yung nilalagay ng food? Yung tagig na yan? Yung ano? Ay, yung banana flour na pinatuyo. Nilalagyan mo niyan. Toyo, suka, bawang. Ang bango ho niyan. Yan ang inihahandang pananghalian. Kung tawagin ay umba. Isang Bisayan fair. Yan. Mga gulog ko, mga tagapakinig. Okay. Umba. Sabi nga po. Monday eh. Medyo kailangan eh. Medyo mouth ang pananghalian at walang maisip yung pong aking kasama dito na si Manita. Naging consensus naman ho yan, yung humba. Alright? Okay. Beno, ang oras po'y ganap na pong bilis talaga. Imagine, it's now quarter to 11 na po. 15 minutes bago sumapit ang alas 11 ng umaga. Now, di ba pa po mga balita, mga galaw ko, mga tagapakinig, on a Monday,
Although alam natin na ang most itong most listened to and most awaited to na event ngayon pong araw na ito ay yung State of the Nation Address ng ating Pangulo. Bueno, habang ating inaantabayanan ang pagdating ng alas 4 ng hapon, atin muna pong ibalita pa rin sa inyo itong mga kaganapan dito po sa ating bansa. Hiniling po ng DOH na sumunod ang publiko dito sa minimum health protocol laban dito sa COVID-19 at ito pong monkeypox. Inihiling po yan ng DOH sapagkat meron pong balita na ipinalabas ang World Health Organization o WHO na ang Europa. High risk level na itong monkeypox sa mga bansa sa Europa. Although rito sa ating bansa ay hindi pa po. Pero nag-iingat na rin. Pinag-iingat na ng DOH ang ating mga kababayan laban dito sa monkeypox. The same manner na pinag-iingat ng DOH tayo ho, mga Pilipino, dito sa COVID-19. Ngayon, sinama na itong monkeypox. Although, hindi pa po ganun kataas ang alert level ng karamdaman ng ilagay ang ating mga sarili dito po sa alert status. Hinggil dito sa monkeypox. Mabuti na rin tayo po yung nakakapag-ingat, lalong-lalo na sa ating kalusugan, sa ating mga pangangantawa o pangangatawan. Iba pa pong mga balita, ho. Sinakmal ng tinatawag na, kalungkutan at siyak. Itong mga magsisipagtapos sana. Yung mag-graduate, nagtapos na ho. Yung graduation ceremony diyan sa Ateneo de Pahapon. Alas 3 ng hapon kahapon. Ng isang gunman sa katauhan nitong si Doctor of Medicine pa naman. Si Dr. Hao Xiao Yumul. Yun ang kanyang pangalan. Hao Xiao Yumul. Nagpaputok ho, binaril, namaril dito ho sa graduation rite ng Ateneo de Manila University School of Law sa hapon alas 3 ng hapon. At napatay sa nabanggit na pamamaril ang 3 katao kasama na ang dating alkalde ng Lamitan City sa Basilan. Walang iba kundi si Mayor Rosita Purigay. Patay si dating Mayor Rosita Purigay at ang kanyang assistant. Who else? Ang isang security guard ng universidad. Walang iba kundi hindi na natulat, hindi na napanggit. Pero isa pong security guard ng Ateneo de Manila ang napatay din. At meron pong nasugatan sa napanggit na pamamaril. Nagtangkang tumakas itong si Dr. Yumul. Nagkaroon po ng case sa pagitan ng kapulisan at ni Yumul. Nahuli siya dyan sa may Aurora Boulevard.
at makatapos na makabundol. Oh. Now, siya ay dinulpi ng mga tao dyan sa Aurora Boulevard ng mga kapulisan. Si Manita, pakitanong mo nga kung nakamonitor si technical man kung ako'y on air. Nakamonitor ba ako? Pakinga. Okay? Malaman ko lamang yung confirmation. Kapagkat may mga lumalabas po rito sa aking monitor na hindi ko maintindihan kung ano naman. O, mukhang nakikiagaw ng pwesto. Ng espasyo itong whoever is behind doon sa aking tinatanggap na mensahe dito. Ako ba ay naririnig? Am I on air? Okay. Okay? Pakicheck mga tuloy ko, ako'y napapanood din. Okay. Alright. So, okay. So, positive. Ako pa'y napapanood, pero wala nga lang mensahe akong tinatanggap. Ayan, oh, yan ang lumalabas. Yan, oh. Okay, ang sabi ni Uma, na aking pong sister, you are loud and clear. Thank you so much, Uma. Ayan, talagang itong aking mga sister to. They wouldn't fall asleep. If the program is still on progress. But once we're done, well, they make it a point to umaha. Salamat ng marami sa advisory niyan. Now, di ba pa mga pangyayari, mga gulo kong mga tagapakinig, yung nangyari nga dito sa Ateneo de Manila University Compound dito sa Quezon City. Nahuli na at ngayon ay nasa ilalim ng pag-iingat ng kapulisan itong si Dr. Yumol. So, magkaisang lugar lang pala dyan sa Lamitan City itong si Dr. Yumol at itong si Mayor Porigay. In personal pala ang galit nitong si Dr. Yumol ng kanyang barilin, itong si dating Lamitan City Mayor Rose Porigay. Marami palang pagkakataon na dinimanda nitong si Mayor Porigay and her family. Itong si Dr. Yumol, actually there were 6 counts ng kaso na isinampa laban kay Yumol. Kaya hindi ma-exercise ni Yumol ang kanyang pagiging doktor dahilan dito sa di umano ay ginawang panggigipit na ito ng Porigay family noong panahon ng panunungkulan bilang alkalde itong si Mayor Porigay ng Lamitan City. Kaya kahapon, sumabay dito sa graduation ceremony ng mga nagsitapos dito sa Ateneo School of Law, sinabay na rin ni Dr. Yumol ang kanyang balakid na maghiganti laban kay Alcalde Porigay. Now, kaya noon doon naman si Mayor Porigay ay dahilan siya ay dumalo doon sa graduation ng kanyang anak. Ayon. Oh, kaya noon doon si the late and past mayor ng Lamitan City, Basilan, Mayor Rose Porigay. Now, kinundi na ni Vice President Sara Duterte Carpio at currently Secretary ng Edukasyon
itong pangyayaring ito. Kaya siya ay ginanawagan sa ating mga law enforcement agency at mga member nito na paigtingin ang kampanya laban sa firearm. Mantakilin niyo mga gulo kong mga tagapakinig, ha? Alam natin na meron pong firearms ban ngayong panahong ito, ha? Na inilunsad ang PNP. Ha? Pero may nakalusot. At mismo sa heavily guarded na Ateneo de Manila University, isa pong respektadong universidad dito sa Pilipinas and one of the ranking universities in the world, nangyari itong bagay na ito. At kinundi na din ito, itong pangyayaring ito, ni Representative Albay, Representative Joey Salceda, kasabay ng pangkundina ng Commission on Higher Education o CHED dito sa pangyayaring ito. At sabi nga po ng CHED, nagdulot ito ng trauma sa lahat ng nakasaksi sa pangyayaring ito. Dapat ay higpitan daw itong seguridad, lalong-lalo na sa mga school campuses. Kaya tiyak po yan, mga panahong ito, magkakaroon po ng iba yung seguridad sa mga paaralan. Yung mga papasok tiyak na todo kap-kap sa balikat ito. Yes, kanbaywang rather. Kung merong, pinagbabawal na sandatang pamatay. Katulad ng baril, katulad ng knife, at ng iba pang mga pamatay na mga gamit. Tsaku yan. Pero makalipas, tandaan ninyo, makalipas lamang ang isa o mga gawin natin 3 linggo, back to normal na naman, magluluwag na naman. Bakit kaya ganun ho tayo? Pag may nangyari, tiyak mga gulo ko, mga tagapakinig, maghihigpit. Ayan. Ang sabi ni Kasami G. Gabot, Samuel Asintado Gabot, he's back on his program, ho. Magulo kong mga tagapakinig. Ang Asintado, 6 to 8 ng gabi, dito sa BSC. Ang kanya pong komento, ganyan ka-inutil ang PNP. Todo na ang pagkakalatag o deployment e nalusutan pa. Anak ng teteng, oo. Sabi po ni Asintado. Oo nga naman eh, isipin mo, may ban, firearms ban, nalusutan. Paano? Wala eh. Kapag ganito mga panahon at medyo walang nangyayaring insidente, nako ang luwag. Pero ngayon, maniwala ka, nako ang sikip ngayon yan, maghihigpit sa mga entrances. Hindi lamang paaralan, palagay ko. Maging itong mga tanggapan ng ating pamahalaan. Pero once na magkalimutan, it will be back to normal, mga gilo, mga tagapakinig. Oo! Katulad nung nangyari dyan sa Ozone Disco, di ho ba? Tandaan ninyo, dyan sa gawin ng Quezon City, dyan sa, ano ba yun, South Avenue ba yan? Sa Quezon City, nasunog ho yan eh. Daming namatay dyan. Hindi Green Hill. Dyan sa may shopping mall, nasunog din yun. Pero merong
disco dyan sa Quezon City, Timog Avenue, yung Ozone. Ang sabi ni Asintado, kung naging pulis si Dr. Yumol, eh magaling siyang sekreta o shooter. Yun po ang opinion ng ating pong kasama, Mr. Asintado. Saan kaya inalagay yung baril? Saan kaya itinago ni Dr. Yumol? Alright. Bueno, nakiulan na po tayo sa patang oras, mga gilukong mga tagapakinig. Inuulit ko, antabihanan po ninyo ang mga susunod pang mga palutuntunan dito sa Broad Streamcast Communicators. Lalong pinagaling, lalong pinahusay, lalong pinalawak, lalong ginawang worth watching and worth listening to ang lahat ng mga programa dito sa BSC. Susunod, matapos po ang inyong digital patrol, ay ang buhay online sa pamamagitan ni Binibining JC Bautista. Thank you so much, Uma. Have a good Monday likewise. Mga sisters here and abroad, God bless the whole world. Maraming salamat. Thanks kay Nash. Salamat kay Manita. Ako po si Sel Baysa inviting me. Me inviting you to join me. God will bukas araw ng Martes kaysa pa rin pagtatanghal ng inyong palatuntunang Digital Patrol. Dios ti agnina. Ibasto niyo mga orasan ng oras sa Pilipinas, kinap na pong alas 11 ng morning.